PBA commentator tier list. Personal opinions ko lang to and my personal tier list. Basically, ang basis ko lang dito, experience ko from watching these commentators right here. So, simulan natin kay Dr. J. Dr. J, great. Prime Dr. J talaga, elite. Elite commentator, lalo na nung bata ako. And Dr. J sa 2022, meron siya mga good nights and bad nights. Minsan, he struggles with, yung, kumbaga, kung sino yung player na nasa loob. Pero, given na yon since medyo may edad na siya, and, kumbaga, nakaka-keep up siya sa broadcast, and hindi siya nawawala. And, gusto ko kay Dr. J yung pagiging critical niya sa mga nangyari sa loob. Kapag meron siya nakikita na hindi niya gusto, sinasabi niya. And, that's quite rare nowadays, kasi parang most commentators right now are trying too hard not to offend anyone, especially the player. So, na-appreciate ko yung pagiging frank ni Dr. J. So, next, Ali Pick. Lalagay ko si Ali Pick sa good. Actually, kapag mostly kasi sa PBA rush si Ali Pick, and kapag nasa PBA rush ako, na-appreciate ko yung mga analysis ni Ali Pick, especially kapag may mga big man sa loob ng floor. Dati kasi siyang player, kumbaga yung perspective niya as a former player na napoproject niya sa TV, and I think I really appreciate that. And yung boses niya hindi nakakairita. Kumbaga yung boses niya, tamang-tama lang for me. So, next, Charlie Kuna. Lalagay ko si Charlie Kuna sa good. Ay, sa great. Kasi si Charlie, pag siya yung commentator, parang andun lang siya para mag-enjoy. And medyo nakakahawa siya if ikaw yung viewer na parang nandun lang siya, nag-e-enjoy siya. He's calling the games. Diba? Ginagawa niya lang yung trabaho niya and he's enjoying his job. Kapag lalo na yung mga teams Terra Firma or sabihin na natin mga Terra Firma versus Blackwater, nagagawa niyang enjoyable yung game kasi nahahanapan niya lagi ng silver lining and nahahanapan niya ng mga enjoyable moments. Lagi ko siya sa great. So, Carlo Pamintuan, medyo bago-bago pa lang sa commentary space, especially sa TV5 kasi dati lagi siya sa PBA Rush eh. Lalagay ko muna siya sa fine kasi sample size hindi pa ganun kadami sa TV5 ba? Hindi pa ganun kadami sa sample size and alam mo yun, okay siya. Nothing really spectacular pero hindi rin siya mute. So lalagay ko muna siya sa fine. Pag siya yung commentator, okay lang ako. Mapapanood ko and mapapakinggan ko. Chuck Araneta, lalagay ko sa good. Actually, si Chuck isa sa mga favorites ko to nung nagko-commentate pa siya. Ngayon kasi, I think wala na siya sa TV5 and sa PBA Rush. Nag-resign na yata. I don't know. Di ko alam. And that's none of my business. So, si Chuck Araneta, gusto ko si Chuck Araneta kasi para siyang Charlie Kuna pero may nerdy side. And nakikita niya yung mga plays na tinatakbo and pinopoint out niya as much as possible. Si Carlo rin pala, ibibigay ko kay Carlo yon. Pag meron mga tinatakbo na plays, as much as possible, pinopoint out niya and tinatawag niya by name. And I really appreciate that. Si Chuck, gusto ko si Chuck kasi kumbaga hindi siya trying hard and makikita mo na nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya. And yung mga nicknames na binibigay niya hindi cringe. Sa kanya ko narinig yung Showtime Scotty, Jumping Japet, and Magic Chongson. Diba? Tatlong magandang nicknames from Chuck Araneta. And ayun, I really like Chuck in general. So Dominic Uy lalagay ko rin sa good. Dominic Uy before, si Dominic Uy kasi dati, nung bata ako, medyo marami siyang sinasabi pero wala siyang masyadong sinasabi dati. Pero ngayon, ang laki na in-improve niya as an analyst. And ang gusto ko kasi kay Dominic Uy, kapag may kapartner siya na lead na parang sila Magu, or sabi natin si Charlie Kuna, nakikisakay siya sa trip and hindi siya KJ. Kumbaga, pag merong trip na ginagawa, nakikisakay siya doon and ginagatungan niya. And that makes the game a little bit more enjoyable. And analysis-wise, okay naman. So, lagi ko siya sa good. Eric Reyes, fine. Mostly sa PBA Rush din si Eric Reyes. And para siyang poor man's Dominic Uy, in my opinion. And former player din naman si Eric Reyes. So, meron siyang mga valuable insights na na-appreciate ko. Pero hindi ako ganun kadalas nakaka-encounter ng Eric Reyes games and kung meron man, hindi siya ganung ka-spectacular and memorable. So, lalagay ko siya sa fine, which is okay lang naman din. Jolly Escobar, fine. Nung before pandemic si Jolly, lagi siyang sa on tour. And gusto ko kay Jolly is, para siyang si Dominic Uy, nakikigatong siya. And ginagawa niya ring enjoyable experience yung panonood. Isa pang gusto ko kay Jolly is may pagka Dr. J din siya minsan na kapag kumari si Joseph Gabayni, naalala ko nung bubble, merong game si Joseph Gabayni na nag-struggle siya and si Jolly Escobar hindi siya takot na i-point out na si
Joseph Gabbaini, kailangan niyang mag-improve sa hands niya, yung gano'n, yung pag makakasalo siya sa ilalim, wag na pumampake, idiretso na lang, yung mga ganong bagay. So, lalagay ko siya sa fine. So, next, Jatsulit. Medyo bago-bago rin ng konti, so lalagay ko sa fine. And kasi si Jatsulit, okay siya, pero parang siyang si Carlo. Meron siyang mga nerdy side, meron din siyang masa side, and nothing too spectacular, pero okay din, hindi siya mute. Kumbaga, para sa medyo rookie-ish commentator, parang malagay ka sa fine. I think you're doing a good job. James Velasquez, first candidate sa mute. James Velasquez, no offense, medyo cringe. Yung mga breaking ankles, breaking hearts. Tapos kapag nagre-replay, he's always trying to rhyme his words na parang medyo pilit minsan. So, ayun, lalagay ko sa mute kasi... Honestly, pag kumarin ng panahon ng Prime Terrence Romeo, laging siya yung commentator nun. And you know, breaking ankles, breaking hearts, swishing and dishing and spinning and gliding. Para, di ba? Minsan, it's too much na. So, next, Magu Marjon, obviously, great. Si Magu, meron, as lahat naman ng commentators, may good and bad moments. And gusto ko kay Magu kasi, staple na siya ng PBA commentary. Kumbaga, kuhang-kuha niya na yung pulso ng masa. And yung calls niya, minsan, oo, syempre, overly dramatic, pero yun naman yung yun naman yung hinahanap ng karamihan ng tao. Minority naman ako na gusto ko lang ng chill and fun experience. Pero, di ba, majority naman ng nanonood ng PBA, gusto nila ng exciting basketball. So, lagi ko siya sa great. Ang dami niya mga catchphrase, yung mga Scotty Thompson, kinalbo si Kelly Nabong. Kahit kalbo naman si Kelly Nabong. And yung mga bang! Bababang! Mga ganun. Bakit hindi mo lalagay sa great yon? So, next, Paolo Del Rosario. Medyo bago lang din kasi alam ko host siya dati sa PBA Rush and hanggang ngayon yata, pero recently lang talaga siya nagko-commentate. Lagi ko siya sa fine. Actually, silang tatlo ni Carlo, Jat, and siya. Medyo magkaka-level sila. Yung okay naman sila. And para sa bago, di ba? Decente naman. And may room to improve pa, syempre. Pero okay na yan. So next, Kinito Henson, mute. Kailangan ko pa bang explain, di ba? Una, he talks too much. Nauungusan niya lagi yung play-by-play. I don't think it's intentional, pero di ba? Minsan kasi, alam mo yung ang dami niyang sinasabi, pero wala siyang sinasabi. And then, tapos na yung play, parang 25 seconds na yung nakalipas, sina-analyze pa rin niya yung previous play, tapos kapag tatawag na yung play-by-play, nasisingitan niya, and then sasabihin niya na, yeah, that's why we call him the specialist, mga ganon, na parang, ikaw lang ha. Shooting the league's number one three-point shooting team. Yun. And a miss there by... That's their first miss from three. Here's another shot from the outside. Suerte! Lights it up! That's a connection. Ito sinasabi natin about Trey Suerte. He now ties his conference high of 15 points. Alam mo yun, meron ako naaalala yung Christmas Clasico. Yun. Ito yung Christmas Clasico game. Yung Star Hotshots versus Ginebra. Nag-comeback yung Ginebra. Tapos nagsagutan ng 3 points. Si Baroka, si Tenorio, and si Sol Mercado sa overtime. Yun, yun yung game na yun. Natapos yung game na yun, nag-drive si Sol Mercado, pinasa niya kay LA Tenorio sa wing. Nakashoot si LA Tenorio ng buzzer beater. Instead na makatawag si Magu Marjon ng kanyang, alam mo yun, patented bang! Ang maririnig mo, Kinito Henson, oh yes! Yeah! Inabra! Mercado tatanggap, Sol to LA for the win! Oh yes! LA Tenorio! So, yun yung main criticism ko kay Kinito. Isama mo pa yung mga cringy nicknames like yung Firebrand, The Specialist, The Elevator, Spitfire, diba? Like, ano ba yun? So, next, Chiki Reyes, another mute. Sa D-League, okay si Chiki Reyes. Sa D-League, okay siya. Kasi, sa D-League, generally, games don't boring. Pero pagdating na tayo sa PBA, medyo lumalabas na yung boring side ni Chiki Reyes. Si Chiki Reyes kasi pag passive viewer ka, hindi mo siya mapapansin. Pero kapag active viewer ka, as in yung naka-earphones ka, nagla-livestream ka sa computer mo, and then tinitignan mo yung buong basketball game, play-by-play, medyo may irita ka ng konti kasi pinipilit niya yung mga catchphrase like Magu Marjon, pero he's not really there. No offense. Pero for the most part, kaya ko namang makasurvive ng 48 minutes with Chiki Reyes.
Kaso nga lang, imumute ko. Or hihinaan ko. Or hindi ko ganung, hindi ako ganung ka-engage dun sa game. So, next, Ryan Gregorio. Obviously, great. Okay yung mga... Ito. Gagawin ko ang klaro. Si Coach RG, minsan, kapag nag-a-analyze siya ng play, obvious naman na ino-oversimplify niya. Kasi, yung audience yung audience, di ba? Hindi naman lahat naiintindihan yung mga X's and O's on a deep level. So, ang ginagawa ni Coach RG, sinisimplify niya lahat para maintindihan ng lahat. And, gets ko naman yun. Though, syempre, minsan gusto mong makita yung actual, alam mo yun, actual na tawag, yung actual na ginawa instead of the stripped down version ng play. Pero, generally, isa siya sa mga best analyst. Syempre, magaling na PBA coach to si Coach RG, magaling na scout, video, guy, etc. Diba? Obviously, sa great. Next, Sev Sarmenta. Great ulit. Isa sa mga favorites ko si Sev, tsaka si Charlie Kuna. Kasi si Sev, alam mo si Sev kasi, sobrang witty niya. Kapag merong nangyayari sa court, gusto ko yung ginagawa niya na parang Kevin Harlan ba yun? Or yung Kevin Harlan na parang one-liners pero sunod-sunod. Tapos magkaka isang coherent idea siya. Tapos parang ganun sobrang witty ni Sev Sarmenta sa mga words na nagagawa niyang coherent lahat ng sinasabi niya. Kahit na sobrang unpredictable ng mga nangyayari sa loob ng court. And si Sev, wala siya talagang catchphrase besides sa listen to this crowd roar. Pero, di ba, pag yung team mo nagra-run and nagwawala yung crowd, tapos marinig mo sa Sev na, listen to this crowd roar, talagang madadala ka. And si Sev, para siyang si Charlie, nag-e-enjoy lang din siya sa games and medyo nanti-trip din siya minsan, which I enjoy a lot. So next, Vince Heason. Usually sa PBA rush din si Vince Heason. Lalagay ko siya sa fine. Si Vince Heason kasi, he's just there. Gagawin niya lang yung trabaho niya. And, di ba, former player din siya. Meron din siya mga insights na from a player. Minsan yung accent, di ba, nakaka-intimidate minsan yung accent. Pero, minsan kasi pag nanonood ako ng PBA, gusto ko mag-off yung utak ko. And pag si Vince Heason yung analyst minsan, nag-off yung utak ko kasi, andyan lang siya. Ginagawa niya lang yung trabaho niya. Chill lang siya. And, ayun, andyan lang siya. Ginagawa niya lang. Eh nakiki-vibe lang din siya doon sa play-by-play, guys. So, lalagay ko siya sa fine. So, ito yung tier list ko sa commentators. Personal opinions ko lang. No offense sa mga nilagay ko sa mute. Personal opinions lang. And, ayun.